So hi guys, for today's video is ituturo ko sa inyo kung bakit mahalaga ang moderation assist sa ating Facebook account at kung bakit kailangan natin itong i-set up, monetize man tayo o hindi. Kaya tara at ituturo ko sa inyo. So guys, sa mga hindi nakakaalam, ano nga ba ang moderation assist? So ang moderation assist, dito nyo po makikita or ma-manage yung comments sa inyong mga post. So, monetize or hindi, dapat ma-set up nyo ito. Makikita dito kung ano yung mga comments na gusto nating i-hide or ayaw nating ma-receive sa ating mga post. So, bakit mahalaga ang moderation assist? Dahil ito sa mga comments and links na dapat maiwasan, lalo na sa policy issue na minsan ay nagiging dahilan ng ating violation. So, ayan guys, ang una nating gagawin ay pumunta tayo sa ating Facebook account. And then, i-click natin yung ating profile sa itaas, guys. And then, i-click natin ang professional dashboard. And dito tayo sa may moderation assist. So, ayan guys, as you can see, nandito na tayo sa may moderation assist. So, if any one of these criteria is met, the comment will be auto-hidden. So, dito mamimili lang tayo ng i-add natin sa mga comment na ayaw nating makita sa ating mga post. So, pindutin lang natin itong add guys para makapag-umpisa na tayo. And then, ito yung lalabas. So, what kind of comments should moderation assist hide? Yung mga comments na kailangan nating itago. So, this is criteria for author guys, yung mga tao. So, no profile picture. Ito yung mga walang profile picture. No friends or followers. So, ito yung mga sample ng mga dummy account guys. Repeat offender, ito yung mga taong nagsasalita o nagsasabi ng mga hindi maganda laban sa'yo. At yung mga new account, yung kakagawa lang. So kapag nakapamili ka na dyan guys at naka-add, hindi na makaka-comment or ma-hide yung mga comment nila sa inyong mga post. And then dito naman sa my criteria for comment guys, so dito tayo makakapili ng mga comments na ayaw nating makita sa ating mga post. So, link in comments, ito yung mga link guys na dapat natin maiwasan kasi yung iba may dalang virus or bigla na lang automatic na nanghahack ng ating Facebook account. Profanity in comment guys, ito yung mga offensive words like pagmumura o pagbabanta nila sa'yo. And then itong link to specific sites, parang tulad lang din ito ng link in comment, yan yung mga link na sinesend sa atin ng mga taong hindi naman natin kilala. Yung mga my clickbaits. And then, itong keywords and comments guys, yan yung mga example, mga pagmumura na ayaw mong makita sa post mo. So, itatype mo dyan yung mga klase-klaseng mga example na tatawagin kanila ng hindi maganda. So, dyan mo itatype na ayaw mong makita sa post o sa comment section mo. And then, yung image in comment and video in comment, yan yung mga pictures and mga videos na ayaw mo makita or hindi sila makakapag-comment ng ganyan sa post mo. So, paano makapag-add guys? So, ito example, ikiklik ko yung video in comment and then iklik lang itong add to moderation assist. And so then guys, ayan at na-add na siya sa inyong comment na magiging auto-hidden. So, kung mas gusto nyo pang mas marami pa kayong criteria na gustong i-add, so click nyo lang ulit yung add na itinuro ko kanina. And so hanggang doon lang may tuturo ko guys, sana ay may naitulong ako at may natutunan kayo sa aking video. So it's me Princess and that's it. Thank you for watching.